Okay, number 7. A divided highway goes under several bridges. The arc over each lane being in the form of a semi-ellipse with a height equal to the width. A track is 6 feet wide and 12 feet high. What is the lowest bridge under which it can pass? So, semi-ellipse daw. Drawing natin. Yung width at height, same. Huh? Okay, so ito yung kunwari. So, semi-ellipse. Ito yung ano natin, road. Okay, tapos, ito kunwari yung center. Tapos meron track na dadaan dyan na 12 feet wide, 6 feet high. So, o nga pala, sabi sa problem, equal lang daw to. Tsaka ito. Equal yung height tsaka width. So, ano to? Kung tatawagin ko ito na M, ito ay M din. Okay? Tapos merong track na dadaan dyan. So, isagad natin, no? Isagad natin yung track. Yan, yan yung track. Okay? Yung width ng track is 6 feet. Tapos yung height ng track, 12 feet. Okay? So ano yung lowest? So mga hinahanap ito, ano yung lowest na po pwedeng bridge na makadaan siya? So, kaya ko sinagad, no? Ito yung track, ha? So, ginawa ko ng rectangle para sagad yun doon, no? So, now, to solve this, kailangan i-recall natin yung equation ng ano, ng ellipse, no? Kasi yun yung pinakamadali. So, i-set ko to na x-axis, set ko to na y-axis para yung center ng ellipse ay nasa 0, 0. Tapos, di ba, ang equation ng ellipse natin is either x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1 or x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. Depende kung ano, kung nasaan yung major axis, di ba? Major axis mo pa ganito, pahaba siya ng ganyan. So, ito yung major axis mo. Kaya nasa ilalim ng x yung a. Pero kung pa ganito naman yung ellipse mo, ang major axis mo nasa y, kaya yung a nasa ilalim ng y. Ganun lang yun, no? So, dito, kailangan lang natin ma-identify alin ba siya yung major axis, alin ba siya yung minor axis. Sabi kasi equal daw yan, no? Eh di ba lumalabas, kung bubuhin mo tong ellipse na to, ito yung major, ito yung axis niya, which is lalabas, dalawang M. Tapos ito naman, isang M lang. So ibig sabihin, mas maikli to. Ito yung mas mahaba. Okay, mas mahaba ito. So ibig sabihin, ito yung major axis. Or in other words, that is your semi-major. Kasi kalahati lang. Kasi ito yung semi ito yung ano minor axis. Okay? So di ba pag sinabing semi major, ano yun eh? A. Pag sinabi mo namang minor axis, yung buong axis na yun, ano yun? 2B. Okay? So ibig sabihin, ito yung A. A din pala to. Ito naman ay 2B. At equal sila. So therefore, yung A ay equal sa 2B. No? So, mamaya, magagamit natin yan. So, ibig sabihin, dahil ito yung major axis, ito yung equation natin ng ellipse. Okay? So, therefore, we can apply x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. Ito yung equation ng ellipse na yan. No? So ngayon, isa pang alam natin is yung A equal lang pala sa 2B. So ibig sabihin, x squared over B squared plus y squared over 2B squared equals 1. Okay? And then, para ma-solve natin yung A, pwedeng i-solve muna natin yung B at gumamit tayo dito ng coordinates. Di ba sabi ko kanina, sinagad ko yung track. So itong corner ng track, nandyan mismo sa ellipse. So, ibig sabihin, based on the measurements, ang coordinates nito ay kalahati ng 6, so 3, and then yung y niya is 12.
At dahil yan ay nasa ellipse, pwede kong isubshoot yan sa x and y ng equation ng ellipse to solve for b. So therefore, na lang. Diba lang. Okay, at point 312, we have 3 squared over b squared plus 12 squared over 2b squared equals 1. And from here, we should be able to solve for b. So ano yan? Cross multiply, square root lang, di ba? So, square root ng 3 squared plus 12 squared over 2 squared. So, 3 square root of 5 or 6.7. Okay, pero ang tinatanong sa atin, what is the lowest reach? Eh? Tinatanong sa atin ito. Ano yung height? Ano yung lowest na height niya? So, ibig sabihin, since A is equal to 2B, so, A is equal to twice of this answer. So, it should be 13.42. Okay? Or in the choices, we can apply 13.5 para sigurado makadaan yung sasakyan. Music.